tungi nang gitara atang kaya yang lira ipaninyo ang trumpeta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Patuloy po ang ating pagdarasal sa lahat ng mga may karamdaman, lalo na po yung mga nasa kanilang tahanan. Sa pamamagitan po ni Santo Padre Pio, silang lahat ay ating itinataas sa Panginoon at nawa magkamit sila ng kalusugang pangkatawan o hindi lamang kalusugang pangkatawan, ganon din pang puso, pang isip at pang kaluluwa. Ganon din ating isinasama sa ating panalangin na tayo ay huwag tayong maapektuhan ng bagyong egay na ngayon ay tumatahak sa ating bansa, at nawa ay maging safe ang lahat para sa pagsapit o pagdating nitong bagyong ito. Pinagdadasal natin na sana maging safe ang lahat ng ating mga kababayan, lalo niya sa parting Northern Luzon. Special prayer intention sa mga sumusubaybay po sa atin sa pamagitan ng ating Archdiocesan Radio Station, 99.1 Spirit FM, at yun pong mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin sa pamagitan ng TV Maria at ng Galaxy Cable. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita?
diwala ng maglilingkod sa atin. Ipinihanda ng paraon ang kanyang mga karwaing pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dalay 600 piling karwaing pandigma kasama ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang paraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay sa pamamatnubay niya. Hinabol nga ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng faraon, sakay na kanilang karwahe, inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat. Malapit sa Piha Hirot sa tapat ng Baal Silon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin, Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Inialis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung papagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipunin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa ganun, manalaman ang Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon ay ating awitan sa kinamtaniyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtaniyang tagumpay. Ang Panginooy atin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat na tabunan. Ako'y pinalakas niya't pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkop, nag-ingat, Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Panginooy kanyang pangalan nang ang mga kawal ng faraon sa dagat na mga tambo ay nangagsilusong. Ang lahat ng ito'y kanyang nilunod, pati sa sasakyay kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alo ng dagat. Tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad. Walang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway nangalat. Nangadurog man din na sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Magsitayo po ang lahat.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseo kay Jesus, "Guru, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di dapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ang nangyari kay Propeta Jonas. Kung papaanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sasailalim sa lupa. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit hindi uhigit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapag sinabing kontrabida, nakaka-relate tayo lahat dyan at madali natin yang naiintindihan. Siguro, bago kayo nakarating dito para humabol sa 7 a.m. Mass, ang dami niyong naranasang kontrabida papunta rito. Pwedeng ang kontrabida ay kasama ninyo sa bahay. Ayos na ayos ng inyong usapan na kayo ay sisimba ng 7 a.m., biglang umiksena. Ano ho? Bigla kayong pinipigilan at nagdadrama. Para lang hindi kayo matuloy. Ganyan ang mga kontrabida. Ano? Yung ang ganda-ganda ng inyong plano, tas biglang iinisin o sisirain, no, ang inyong plano, dahil gusto lang nila makasarili. Walang iniisip kundi yung makapinsala sa iba. Pwedeng ang kontrabida din ay traffic. Ayos na ayos nung kayo umalis. Pagdating dito sa ilang area papasok dito, sobrang traffic. Ano ho? Ang tagal ng inyong pinaghihintay. At pwede rin ang kontrabida ay weather. Dahil kayo ay may allergic rhinitis, pabago-bago ang panahon, bigla kayong nagbabahin o sinipon dahil sa ang kontrabida ay weather. Karanasan natin na talagang bilang tao, may mga kontrabida sa buhay natin. At kung minsan, nakakasira ito ng disposisyon. Pero huwag kayong mag-alala, dahil hindi lang naman tayo ang may kontrabida. Kahit ang Diyos, mayroon ding kontrabida. At ang kontrabida sa Diyos ay tayo. Ang kontrabida sa plano ng Diyos ay tayo mismo. Kung inyong napakinggang maigi, ang unang pagbasa, ang ganda ng plano ng Diyos. Ililigtas niya ang bayang Israel sa pagkaalipin mula sa Ehipsyo. Plano na niya yan. Dahil
Mahal niya ang bayang pinili. Pero ano ang sabi ng mga Israelita kay Moises nung isinasagawa na ng Diyos ang planong pagliligtas? Di ba sinabi na namin sa iyo na gusto pa namin na maging alipin kaysa makalaya? Di ba ang ganitong pananaw ay pananaw ng isang kontrabida? Ang ganda-ganda na ng plano ng Diyos para sa Israelita, dahil sila'y matagal na alipin sa bayang Ehipsyo, pero sila mismo ang umaayaw, kumukontra sa napakagandang plano ng Diyos. Kung ating titingnan, mga kapatid, sa ikalawang pagbasa, sino ba ang mga Pariseo at Iskriba? They represent sa mga grupo, o sila yung mga grupo na kontrabida sa ginagawa ng ating Panginoong Jesus. At ganyan tayo, mga kapatid, kontrabida sa plano ng Diyos sa buhay natin. Gusto ng Diyos tayo'y mapalaya sa ating mga kasalanan at sa ating mga kahinaan. Dadasal-dasal tayo, Lord, tulungan mo naman ako. Sana'y makaaho na ako dito sa aking kinasasadlak ang gulo. Na dahil din naman sa inyong kagagawan, nung gumagawa na ang plano ng Diyos at tinutugon ang kanyang, ang inyong dasal, ang dasal nyo naman, Lord, parang hindi ko kayang gawin, nakakatakot, iwanan ang isang illicit relationship na matagal nang napamahal sa inyo, kahit alam nyong mali, pero hinihingi ninyo kasi kontrabida sa plano ng Diyos. Sa tuwing tayo ay pipiliing magkasala, sa tuwing tayo ay tatanggi sa biyaya ng Diyos para gumawa ng mabuti, nagiging kontrabida tayo sa plano ng Diyos. Kasi ang plano ng Diyos, tayo ay maging mabuti at banal. Sabi ni nanay, oo nga po, Father. Tumatango-tango siya. Sa tuwing tayo ay magsusungit, magdadamot sa ating kapwa, sa tuwing tayo ay hindi magmamahal, kontrabida tayo sa plano ng Diyos sa buhay natin. Dahil ang gusto niya, tayo ay mabuti. Ang gusto niya, tayo ay banal. Ang gusto niya, tayo ay nagmamahal. Ang gusto niya, tayo ay marunong magpatawad. Yan ang plano ng Diyos sa atin. At tayo ang kumukontra, ang kontrabida sa planong yan. Mas pinipili natin dala ng ating kahinaan at dala kung minsan ng ating maling pagpili ang maging kontrabida sa plano ng Diyos. Mabuti na lang at may Diyos tayong mahabagin, maawain, maunawain, mapagmahal. Diyos na hindi tayo hinuhusgahan sa katigasan ng ating ulo. Buti na lang ang Diyos natin ay hindi katulad natin. Ngayong umaga, hingi natin ang biyaya sa Diyos na tayo'y matutong magpaubaya sa Kanyang plano. Huwag matigas ang ulo. Sundin ang plano ng Diyos at huwag tayong maging mga kontrabida sa Kanya para tayo'y marating ang pinapangarap na plano ng Diyos sa atin. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kulin na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapa.
Simula ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-uutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at masbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalulugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaregdag sa kadakilaang sa iyo'y likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay.
Iligtas mo kami, Tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na tileo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin.
magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay patuloy nating isinasagawa ang pagsasaayos ng ating extension area at ang minor repairs ng ating Divine Mercy Sanctuary. Kami po'y nananawagan sa mga may mabubuting puso na nais pa ring maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa ating pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo. Ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Pinapaalala din po na huwag tayong mag-iwan ng anumang kalat sa ating mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan.
Ipinaaalam din sa lahat na gamit ang ating main arch entrance na tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, bahagi ng layuning pagpapaunlad o ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ay mga naka-reserve na schedule noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan at iba pa na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo. Amen. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Mukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Akin pong binabati at ipinagdarasal ang mga kamag-anak dyan, mga kamag-anak namin, Andal Lubay Family, dyan po sa Los Angeles, California, ang Olgado Salazar Martinez Family. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo na tipayag, kanyang pagkalingatabang, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.